Maraming taong ginagawang kaligtasan ang relihiyon sapagkat nagkaakala sila na sa pagiging relihiyoso sila ay maliligtas. Kung bago pa lang po kayo sa page nito, malayo po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Lagi po natin itinuturo dito na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi po tayo naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng relihiyon o sa pamamagitan ng sinumang tao. Sapagkat malinaw po ang sinabi ng Biblia, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay matatamo po natin sa Diyos at hindi po natin yan matatamo sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Pero marami pong nagtuturo ngayon na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng kailang relihiyon at sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero ang malinaw na itinuro ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "And ye are saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Malinaw po mga kapatid na tayo ay hindi maliligtas sa pagiging relihiyoso at sa mga mabubuting gawa, kundi naligtas po tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon kung sumampalataya ka na sa Panginoon, tiyak na maliligtas ka po pagdating ng paghuhukom. At tayong mga sumampalataya, tayong nakakatiyak na ng kaligtasan, tayo ay ngayon ay nailaan sa katuwiran ng Diyos sa pagiging relihiyoso at sa mga mabubuting gawa. Yan po ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, "And we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." So tayong mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nailaan tayo sa katuwiran ng Diyos o sa mga mabubuting gawa. Diyan po papasok ang pagiging relihiyoso bilang ligtas na po tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya wala pong relihiyon ang makakapagligtas po sa atin. Hindi po ang pagiging relihiyoso, kundi ang kaligtasan po ay kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa nagawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ang sabi sa Acts chapter 20 verse 21, "Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ." Tayo po ay magsisi sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang mga sumampalataya ay siyang makakabalik sa imahe ng Diyos. Maibalik po ang ating fellowship sa Diyos sapagkat tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, siya po ay nabayubay sa krus 2,000 years ago para po bayaran ang ating mga kasalanan upang tubusin po tayo mula sa kapahamakan ng impyerno. Kaya kung wala ka pa pong katiyakan na iyong kaligtasan, huwag ka pong mag-atubiling lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang malinaw po na itinuro ng Biblia, ikaw po ay maliligtas, hindi sa iyong kakayahan, hindi sa iyong kagalingan, hindi sa dahil may relihiyon kang kinainiban, kundi maliligtas ka po. Sino ka man, Hudyo ka man or Muslim, ikaw po ay maliligtas kung ikaw ay totoong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Huwag ka pong umasa na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong relihiyon at mabuting gawa. Sapagkat ang sinabi po ng Biblia, "I am the door. If any man enter in, ye shall be saved." Pumasok po tayo sa tamang pintuan at ang pintuan po ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang pintuan sa kaligtasan at pumasok ka po sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang nagawa para po sa ating mga makasalanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless you po sa inyong lahat.